So, yun, although we officially announced it in February, I think, or March of this year, the official donation date was January 2019. Birthday. So, right after the birthday of Jerry, or on the birthday itself, no? So, the next day, we announced na we are officially donating or giving our business na Ink All You Can to our employees. So, yun. So, yun yung turning point. Pero, before that, since 2018, marami na kaming pagninilay-nilay na ginagawa ni Jerry about our life, about our family's life, our family's future. And itong decision na ibigay, i-give up, okay, yung isang negosyo namin is part siya nung mga decision, okay? So there were like multiple decisions, major decisions that we wanted to take for our family strategically. And isa doon was hello mga Leapreneurs! Welcome to another session of Leapreneur Insights. This is Jerry Ila, the founder of Leapreneur. And this is Leapreneur Insights, where we invite successful entrepreneurs to share their lessons about business. And very special yung Leapreneur Insights episode natin because as you know, di ba, we gave away our business Ink All You Can sa aming mga employees. And today, you'll know why. Tapos, you'll also meet the new owners of Ink All You Can. But before that, let me introduce, syempre, ang partner in crime ko, si Rio. Hello! Magandang tanghali sa inyong lahat. Yan. And of course, ang ating co-host for today, si founder ng The Laundry Project and also CEO ng Mavericks, Jojo Rosado. Magandang araw sa inyong lahat. Let's tune in for another exciting episode. Yes! Okay, so for those who just came in, please say hi and where are you from sa ating chat box. Marami tayong pag-uusapan this afternoon. Very special tong episode na to. Siguro we can start. Sabi ko nga as a background, few months ago, I think it was February or March, we announced na si Ink All You Can, we gave it away sa aming mga employees. And ang dami actually nag-comment doon. Yun, nakaka-inspire yung mga comments nila. Maraming mga entrepreneurs din na nag-comment na ano daw, na-inspire sila sa ginawa namin. And hopefully, someday they can also give part or whole or their company to their employees. So yun, nakakataba naman sa puso. And hindi kami masyado nagbigay ng details on why. So siguro we can share sa kanila bakit nga ba natin binigay yung Ink All You Can. As you know, si Ink All You Can pala, it's a ink refilling business. I started it in 2005. So medyo turning 14 years na si Ink All You Can. We have several branches as SM malls. So, throughout, yun yung nagsimula ng, kumbaga, career namin as an entrepreneur. Tapos, after that, lumaki si Ink All You Can, and then we also had several businesses na rin. We have Mobile Optima in 2012. Yes, tapos, marami pa rin, mga on the side, and then, lately, si O-Learn naman. Yun. So, bakit nga ba natin, sagutin muna natin yan before tayo invite yung mga new owners. Correct. So, bakit nga ba natin binigay si Ink All You Can? So, yun, although we officially announced it in February, I think, or March of this year, the official donation date was January 2019. Yung birthday. So, right after the birthday of Jerry, or on the birthday itself, no? So, the next day, we announced na we are officially donating or giving our business na Ink All You Can to our employees. So yun. So yun yung turning point. Pero before that, since 2018, marami na kaming pagninilay-nilay na ginagawa ni Jerry about our life, about our family's life, our family's future. And itong decision na ibigay, i-give up, okay, yung isang negosyo namin is part siya nung mga decision, okay? So there were like multiple decisions, major decisions that we wanted to take for our family strategically. And isa doon was giving up
one of our businesses so that we can focus on our remaining businesses. So yun. So yun yung parang nangyari. So since 2018, kaka 40 lang noon ni Jerry. Sorry, si binalagar ko yung, yung edad mo. Life begins at 40 naman. So okay lang. So yan. So since nung yan, nag-40 si Jerry, na-realize namin na parang iba na. Tumatanda na kami. Ako, although hindi pa nag-40, pero parati ako nagkakasakit. So yun. So hindi okay yung health ko. At the same time, yung mga kids namin, ang bilis din nilang lumaki. Parang nalingat lang kami. Toddler sila. Ngayon, sobrang tangkad nila. Yung twins namin, kahapon nag-birthday, halos kasing tangkad ko na yung twins at 10 years old. So, na-realize namin, sobrang bilis ng panahon. And we have to be, kumbaga, conscious kung saan namin gusto dalhin yung future ng family namin. So, umabot sa point na dumami yung mga businesses. So, okay yun kasi blessing siya from God. So, meron kaming Ink All You Can, tapos yung Mobile Optima, also doing well. Tapos last year, ang daming side racket ni Jerry. So, meron siyang ginagawa for online, for e-commerce, meron silang tinayong summit. Tapos, because of our success sa tech, merong mga ibang startups na lumalapit din sa amin, inviting us to be investors. So, ang daming, kumbaga, ang daming opportunities na dumarating. And it came to a point na naging sobrang busy naming dalawa. It came to a point na parang, ano ba to, we got lost in a way, no? Kasi ang dami namin ginagawa. And we lost sight of what we really, why we are really doing this. So yun, so I remember isa sa mga conversations namin, ang mga conversations namin ni Jerry, usually madaling araw. Yeah. Madaling araw. So mga 2 a.m., 3 a.m. conversations. So isa yan, nagninilay-nilay kami. Tapos naisip namin na, teka, bakit nga ba natin ginagawa lahat ito? So, yung pangalan ni Ink All You Can, for perspective, si Ink All You Can yung trade name, pero ang company name is Simple Life Technologies. So, Simple Life. So, yun yung reason kung bakit namin gusto magnegosyo in the first place. We wanted a simple life or a simpler life for us, for our family. And it came to a point na parang, teka, hindi na to simple life. Medyo complicated life na. So, yun. So, we had to make important decisions, major decisions. And isa doon is i-streamline kung ano yung mga businesses namin. So, na yun, na-mention ni Jerry kanina na may Ink All You Can kami, may Mobile Optima. Sinisimulan namin si O-Learn. Tapos, yun, on the side, may mga side racket businesses, may mga racket. May mga racket pa si Jerry. So, yun, so inisip namin, dito sa mga businesses na to, alin ba yung gusto namin na maging focus area namin? And we decided to pick only two businesses. Kumbaga, ang gagawin namin, divide and conquer. Yung isa, ako yung full-time na magmamanage, yung isa naman, si Jerry. And then, yung ibang businesses, no matter how attractive they may seem, how profitable or lucrative they may seem, we will decide talaga na hindi namin sila ipapursue. So, yan. Siguro siya, yun. Pwede natin ituloy kung ano yung iba. Yeah, so, yan. So, yun, naisipan namin na for me, itutuloy namin si Mobile Optima. Okay? So, si Mobile Optima, bakit siya? Kasi, unang-una, technology, it's the trend. Tapos, we have a very lean but strong team. So, relatively easy to manage. Pangatlo, corporate yung business model. B2B yung business model. So, konting clients, few big clients versus sa Ink All You Can retail. So imagine niyo pag retail, 'di ba? Sobrang dami naming customers, ang dami naming stores, ang dami naming employees. Medyo mas mahirap siya i-manage. Whereas sa corporate, a few big clients, 'di ba? Yun lang yung tututukan mo. So in terms of kumbaga parang simplicity in terms of management, mas relatively simpler yung B2B corporate na business model. So isang naging consideration namin 'yun. Si Ink All You Can, yun, although okay siya, it has helped us a lot throughout the years. It's starting to show its own set of problems. Okay, since retail business siya, and siguro mamaya as we, you can share kung ano-ano yung mga parang problems na yun, para din yun, ma-share natin sa kanila. Yun, so, yun, isang laging consideration. Tapos,
si Olearn, because si Olearn is mas kampareho ng business model ni Mobile Optima. Technology din siya, tapos online platform. So feeling namin, mas magiging in sync yun. Mas magkakaroon siya ng synergy dun sa negosyo na yun. And therefore, yun yung pwede naming pagtuunan ng pansin or magawing focus area. Yes, yan. So yan yung short background. Or long background. Or long background. Sorry, ako kasi pinasalita ni Jerry. So, pag babae nagkukwento, mas mahaba talaga yung kwento. Yeah, para at least may detalye. But, so, yan yung background why we gave In Call You Kim. And I think, isa sa mga questions nung sinabi namin yon, like sa iyo, Jojo, ano yung question mo? Nung nalaman ko kasi, na nung after nyo i-announce sa Facebook, unang pumasok sa isip ko, siguro less lang ng shares. Tapos, part of it, kumikita pa rin sila through royalties and other things. Pero nga, parang the other day, other weeks na nakausap ko Sir Jerry, it's the other way around pala yung nangyari na totally binigay nyo. So, ang gusto ko malaman, paano yung process, paano yung ginawa na totally, ibibigay nila yung company? Kasi, bihira talaga yung gumagawa nun. Mm-hmm. Yeah, so tama yan, Jojo. So, maraming mga nagtatanong, actually, pag may sinabi kami sa mga entrepreneur friends namin, unang tanong is, nagtira ba kayo ng shares for the royalty? And sinasabi namin, hindi. We could, but hindi namin ginawa yun. So, basically, yung whole company, wala na talaga kami. Hindi na kami owners, so wala na kaming shares. So, yung 100% ng company is binigay namin sa employees. Bakit binigay? We could have sold it to them, we could have sold it to another buyer, buyer, etc. Maraming mga considerations. But we felt na yun, for the longest time na nirarun namin si Ink All You Can, we've been blessed so much. Last time I shared sa Facebook post ko about investments, diba? About investments or real property. And most of them, actually, hindi lahat, pero karamihan doon, blessings from Ink All You Can. So, na-realize namin na, yun, sobrang blessed na kami with Ink All You Can. And it might be a good time then to share it sa mga employees namin who have worked so hard helping us grow the business all these years. So, yan yung maging naging thinking. Plus, ang naisip namin is this setup is perfect. Because na-mention ni Rio kanina, si Ink All You Can has also its problems. And yung isa siguro na makwento ko lang, last December, di ko pa to na ata nakwento sa'yo. We had a Christmas party and then meron kaming quarterly award ng top salesperson. Okay? And first quarter, second quarter, third quarter, and then fourth quarter, isa lang ang nanalo. Okay? Malupit na salesperson. Babae siya. So, inawarda namin ng Christmas party. And I'm very happy for her. So, yun, mga award, etc., bonuses. Pakatapos, unfortunately, last January, first week in January, I think January 4, management audit sinabi sa akin na may nakita silang fraudulent transaction from that person. And nakakalungkot lang because nung nakita ko yung I think receipt na sinasabi nila, supposedly yung benta na pumasok sa Ink All You Can was around 1,900, pero ang dineclare niya lang dun sa resibo is only I think 250. So imaginein mo 1,600 17 bulsa niya. And that's a reality, especially for retail business. Correct. If you look at the processes ni Ink All You Can, marami ng controls akong nilagay dyan. So, even yung refills, single use, correct. Naka-barcode yan. We have a system. We monitor yan lahat. We can backtrack.
from warehouse, tapos pinadala doon, kailan, etc. Namumonitor yan. I invested in the system para ma, in a way, ma-minimize yung mga ganyan na problema. Pilferage. But that's a reality. So, nangyayari pa rin yan. And somehow, yun, napaisip ako doon and nalungkot na ganun yung nangyayari. So, with the new setup, ang ginawa namin, as you'll know later on, is bawat employee, meron silang sariling branch. Okay, meron silang sariling branch. So, ngayon, instead na most of them na dati nasa office, ngayon, nandun na sila sa branch nila, taking care of their branch. And of course, alam natin yan, any business, kapag nandun ka, nakatutok. Yes. Tataas ang benta niyan. May makikita ka at makikita kung paano i-improve further yung business. And that's what happened. So may mga cases kami na when they took over, nag-increase yung sales by 50%. Mm. Yung dating hirap magkota, ngayon nagkukota na. Mm-mm. So that's because yung ginawa naming arrangement, yes, we gave it away, but may ginawa kami dun sa process na yon, sa system na arrangement such that mas mag-i-improve yung process ng Ink All You Can, mas matututukan bawat branch, and mas mapapaganda pa. That's why yung naging setup was beneficial for the new owners. So yan, hope I answered your question. Yes. Haba ng ano ko. But yun, I hope na marami kayong natutunan doon. Saka siguro dagdag ko lang no, doon sa sinabi ni Jerry. So nung nag-decide kami nga na mag-give up, mag-simplify nung buhay namin by streamlining our businesses, dalawa yung decision natin doon, parang dalawang option yung gagawin sa Ink. So either ibenta namin si Ink, kasi gi-give up na nga namin siya. Mm. Either ibenta namin siya or i-donate namin siya sa employees. Mm. So yun yung dalawang options lang. It wasn't an option na magki-keep pa kami ng shares, kasi parang inisip namin, kung magki-keep tayo ng shares, i-manage pa rin natin yan. Pa rin. Oo, parang since may stake ka, titingnan mo pa rin siya, i-manage mo pa rin siya. So hindi namin madi-defeat yung purpose kung bakit namin siya gustong i-give up. So yun yung reason. And sabi nga ni Jerry, si Ink, sobrang laking blessings na inabigay niya sa amin for the last 14 years. So karamihan ng naipundar namin na properties was through Ink All You Can. And feeling namin, high time naman na ma-share naman namin yung blessings na yun dun sa iba, especially dun sa mga tao na talagang tumulong din sa amin. Yes. And I think isa din sa, before we invite the new owners, isa din na tanong is about yung criteria. Kasi syempre, when we give the business to our employees, hindi naman lahat, okay, binigyan. So, a chosen few. So, ano yung mga naging criteria? Siguro yung sa amin, pwede ko magdagdag kung sa akin, yung what was going through my mind is, yun, mga taong talagang nagtumulong sa Ink All You Can para mapalaki siya. Mm-hmm. Mga taong naging loyal sa naging atin. Loyal. Marami rin pinagdaanan si Ink All You Can. Maraming mga tao na after matuto sa amin, nagtayo ng sarili nilang business at competitors sa Ink All You Can. So maraming ganon. Pero itong mga taong to, yon proven talaga na yon very loyal, trustworthy, tapos yan, grabe yung dedication nila. In fact, sinasabi nila dati na yung para talagang owner sila ng company. Mm-hmm. So yun yung mga na priority, yun yung mga tao na mamimit nyo ngayon. Yun yung mga tao na binigyan. Most of them are in management, so yung nasa Mancom ng Ink All You Can, pero meron din kaming binigyan na dalawa na audit staff, tapos yung isa is accounting staff. So hindi sila management, pero yung mga taong to sobrang grabe ang anong tawag mo yun, very trustworthy sila. So minsan like yung audit staff namin, minsan kahawak yon ng 500,000, minsan umabot pata ng 1 million na cash kasi dideposit sa Western Union. But yun, never sila kumuha, di ba? Pwede naman nilang itakbo yun. Eh.
So, kaya yun, ni-reward din namin sila. So, yan yung mga naging criteria namin. So, basically, ano siya, mga tao na feeling namin, kung gusto namin na maging magtuloy-tuloy si Inc., di ba, mag-persist siya, kailangan ibibigay namin siya dun sa mga tao na sure kami, aalagaan pa rin talaga si Inc. Nice. So, yun. So, sino-sino yung mga tao na yun? Yun yung mga sinabi ni Jerry. And later, mamimit niya rin sila. Okay. Oh, sige. So, I think yan yung good background and it's time para ma-meet nyo yung mga new owners ng Inc. All You Can. Hindi lahat nakapunta kasi may mga iba, pero most of them are here. So, tawagin na natin sila. Hi! Welcome back, everyone! And nandito na yung mga new owners ng Inc. All You Can. So, siguro, pakilala na lang sila isa-isa. Ano yung background? Ano yung name? Tapos, ano yung ginagawa nyo before sa Inc. All You Can? And gusto ko malaman din, ano yung reaction nila nung sinabi ko na bibigay yung business sa kanila. So, let's start with... Our syempre, only girl. Only girl. Mares. Sorry, kinakabahan ako. Okay lang. I'm Mares Esperida. Dati po akong sales supervisor. Nag-start ako sa Inc. All You Can last 2009. 2009. So 10 years. 10 years. Wow. So si Mares, isa sa mga sales supervisors ng Inc. All You Can. In 2009 nag-start and siya actually ang nag-handle ng Fairview. If you've watched yung ano, doon sa mga nag-subscribe sa Inc. All You Can, meron akong pinapadalang email, yung parang 1 million na sales. Siya yun. Wow. Okay? Yung siya yun. Yung, biggest branch. Yeah, biggest branch na tinitingnan namin. Hinahabol namin. Aabot na ba kami ng 1 million sales sa isang branch, sa isang buwan. So, yan. Si ano yan? Si Mares. Yes. Yan. So, mamaya na lang siguro yung action. So, ako si Roel Caldera. So, at dati kong handle ang audit and accounting ng Inc. All You Can. Yeah. So, from 2010. 2010. So si Ruel naman, yes. Yan very trusted na accounting and audit supervisor namin. So, siya yung nag-handle lahat ng sa accounting. I'm Christopher Buemio po. I started 2013 po. Dati po akong sales supervisor. Katulad ni Ma'am Mares. Yes. Si Topher naman yan, isa sa mga sales supervisor ng Inc. All You Can. Ako nga pala si Christian Barin. Started ako nung 2009 din, pagdang November. So, last ano po, ako naman yung nag-handle ng technical team sa mga repairs at yung mga bagong conversion. Yeah. So, pag may bagong printer, paano i-convert? Ano yung lalagariin? Itatanggalin doon. Yan, si Christian ang nag-ano niyan, nag-handle. Ako naman si Bobby ni Pomoseno Jr. Nag-start ako sa company nung 2016. Ang hinahandle ko yung customer care saka yung logistics. Yeah. So logistics naman tapos customer care si Bobby. Yan. So yan yung mga new owners ng Inc. All You Can. May mga iba na hindi nakarating but yan, we're glad na nandito sila. Ano yung syempre bago to sa inyo? Ano yung reaction niyo nung nalaman niyo inannounce nila Sir Jerry and Ma'am Rio na ibibigay nila sa inyo yung Inc. All You Can? Yung sa akin siguro, sir, shock. Yeah, at the same time, hindi ako nakapagsalita talaga. As in, one day siguro, sobrang, ano yun? Bakit? Hindi ko ganun question. Yun yung siguro yung pinaka-ano ko talaga sa reaction. Yes, kasi sinong hindi magugulat, yes, di ba? Para kang tumama sa loto. Si Ruel. Siguro ako, from time to time kasi nagkakausap kami ni Sir Jerry no, so parang alam ko yung background no, kung bakit binigay. So, pero nung una niyang sinabi, parang nagdalawang isip din ako kasi sabi ko, kaya ko ba? Sabi ko, Sir Jerry. Sir, parang although alam ko kung paano mag-operate si E, pero parang hindi ko kaya na yung diretso yung sa akin yung ano, yung management. So, kaya kayo nabukasan pa nun saka ako nag- sumagot kay sir kung ano yung kung okay ba. Yun. So sobrang na-shock din ako. Itinulog mo muna. Oo, na parang hindi ko alam kung paano ko siya i-start na kung okay ba ako, ano ba yung makailangang gawin, ano mga isipin ko. So yun, kaya kinabukasan talaga, saka ako nagsumagot kay Sir Jerry kung
ano yung, kung itatake ba na ko ba or hindi. Yeah. Ako naman po, actually, wala ako noon nung in-invite ako ni Sir Jerry. In-infoan lang ako ni Ma'am Mares. Tapos, di ako makapaniwala. Actually, hindi ako nakatulog. Kaming dalawa ng asawa ko. Tapos the other day po, nung meeting na po ng lahat ng owners, actually, hindi ko pa rin matanggap na sa akin na talaga ibibigay ni Sir Jerry. So, I'm very blessed. Dahil nung time na sinabi sa akin ni Mama Res, anniversary namin ng wife ko. So, wow. It's a blessings talaga. Kaya po... Yo, Chris. So, yun. Yung sinabi din ni Sir Jerry, nung ano, naimatay ako. Ay, hindi. Yun, nakatulala din ako. So, maraming tumatakbo sa isip ko kung kayang i-handle. Tsaka, yun, yung paano i-manage. Tapos, excitement din, siyempre, parang new, ano, parang challenge na darating. So, parang nagkanda halo-halo na, ano, na parang una, takot, tapos excitement, mga ganun. So, yun. Ngayon naman, okay naman. Bob? Sa akin naman, nung in-announce ni Sir Jerry na ibibigay nga, parang nung una, hindi rin ako makapaniwala. Tapos madami akong iniisip kung kaya ko ba. Pero sa ano naman, in the long run naman, na ano naman, na kaya naman. Yeah. So actually, totoo yun. Isa sa mga concerns nila. So natulala sila. I was expecting na nung in-announce ko, parang yay! Tapos, oh, sige, ano, paano gagawin? So yun yung expectation ko. So nung in-announce ko, parang dead air siya. Dead air siya na nakaganon lang sila. So, iniisip ko, bakit ganon? And siguro hindi ko nakita yung side na yon na syempre nga, they've been an employee for 10 years or more than 10 years actually. Diba? So, maraming questions in their mind na kaya ba nila? And yon kaya ba nilang patakbuhin si Inc., etc. And lagi, I remember yung conversation and sinasabi ko sa kanila, actually, you breathe in and breathe out Inc. Diba? In the last few years nga, hindi na ako masyadong involved sa Inc. Actually, sila na nagpapatakbo. So sabi ko, walang diferensya. Diba? Alam na alam nyo, kahit tulog kayo, tanungin kayo kung paano patakbuhin si Inc. Alam nyo yon. And sabi ko, yon, I have no doubt na kayang-kaya nilang patakbuhin si Inc. In fact, isa sa mga ano namin, isa sa mga trademark namin sa Inc., pag nabinyag ka na sa Inc., nakita ko pa lang kasi kay Bobby kanina. Eh. Pakita mo nga, Bobby, yung kamay mo. Yan. Nakikita niyo yung kamay ni Bobby, yan, may Inc. Okay? So, yan ang trademark na nagninegosyo ka ng Inc. Dapat hindi malinis ang kamay mo. Okay? Get your hands dirty. Yan, get your hands dirty. So, yan yung mga naging reactions nila. Ano pang ano? Questions. Questions natin. Ayun. Ngayong mga business owner na kayo ng Inc. All You Can. So ano yung advantage, ano yung disadvantage na ngayon kayo na yung nandiyan mismo, yung nag-ooperate lahat-lahat. So wala na kayong boss kasi kayo na yung mga boss. Sino gusto sumagot? Ano daw ang advantage and disadvantage? Siguro ako nila. Oo, nasa una ka eh. Sinet up ka nila. Okay. Yung disadvantage po siguro, mas pressure siya kung compared dun sa employee ka lang. Kasi mas tututukan mo yung business. Kasi dati parang kaliit-liit ang detalye. Medyo hindi ka masyadong ano dun eh. Kasi syempre, yung mismo may-ari ang mag-focus dun. Mm. Pero compare ngayon, sobrang totoo ka, mas pressure yung ano sa'yo. The same time, talagang, and alam mo yung excitement, the same time, happy ka kasi eto na. Dati pinapangarap mo lang na pag ako dati kasi nag-dream po ako na kapag kapag tumigil ako doon sa work, gusto ko magkaroon ako ng business na as in talagang doon ako may potential na sana maging successful siya. So yun yung parang yung difference or disadvantage siguro. Sobrang pressure at the same time happy. Yes. I think si Chris ata may magandang sagot kanina. Yes, anong advantage mo? So, advantage?
Yung advantage naman sa amin, yung syempre yung time, sa'yo na yung oras mo. So, pwede kang, ano, kung kailan mong gustong pumasok. Tapos, yun, yung... Sabi mo, you have more time with your wife. Yun, so, yun nga din. Yung advantage. Syempre, pag, ano, mahaba na tulog mo, tapos yung time mo sa, ano, bilang asawa. Yung responsibility mo, nabibigay mo na ng gusto. Ikaw naman, sir. Ginawa mo ng anniversary din. Advantages sa akin. Hawak ko yung oras ko, tama siya. Tapos, less stress. Kasi minsan, pumapasok ako ng hapon na. Pero full-time pa rin yung work na in-effort ko. And then, yun, mas may oras ako sa asawa ko. Baka kasi magalit, sir. Di siya banggitin. Yun po. Anyone else? Si Bob. Yung advantage, syempre ano, hawak mo na nga yung oras mo. At saka ano, syempre yung kita, ano din ba, mas maganda na yung kita. Tapos, sabihin ko na rin yung asawa ko. Kasi baka magalit. Sinabihin din. Yeah, yun lang. Parang ano, hawak mo na yung oras mo. Tapos, yung pagdating naman sa financial, medyo maganda rin yung ano, pasok. So, you're well. Sa akin yung ano, yung advantage, since wala pa akong asawa, mas marami akong ano, time sa sarili ko. Tapos nakakapag-sideline ako nung ano, nung ibang gusto kong gawin kasi hindi ko na kailangan maging parang focus na mas parang 100% dun sa trabaho ko. Parang pwede ko nang gawin yung extra ko na sideline na ano, yun. Okay. So, which is okay naman. And then parang dati once a year lang ako nakaka-uwi ng Bicol. Tapos ngayon, parang, yeah. I think, 3 to 5 times na ako nakauwi. Dahil dun sa, ano, yun. Kasi mas marami, mas may chance ako na makauwi. Kasi hindi ko talaga kailangan maging full-time dun sa business. Nice. So, mostly time. Time talaga yung, ano. Kumusta na pala yung, ano, kumusta na yung business ngayon? Since you took it on. Tapos, ano yung mga natutunan nyo sa running a business? Volunteer. Ako naman po muna. Maganda yung business kasi natutukan ko. Tumaas yung benta, sir. So, every month nakakota kami. Siyempre, alam ko na rin kung paano siya i-manage. Kasi ako na yung nagdi-deliver sa customer. Ako na yung logistics. So, ako na yung nag-pick up ng stocks. So, yun ang advantage na meron ako kasi hawak ko na yung business. So that's a good thing po. Okay. So dahil natutukan mo, tumaas yung benta? Yes, sir. Okay. Sino pa? Kumusta yung business? Tapos ano yung mga natutunan niyo? Nabisi ako sa ano eh, sa asawa. So, yung ganun din, nung natutukan namin, tumaas din yung benta, tsaka dahil tutukan, nakikita mo yung mga ano, pwedeng i-improve. Tulad sa akin, galing akong technical, so yung mga repairs. So, kadalasan ng repairs namin, tinatanggap namin ngayon. So, kaya yung benta, tsaka yung mga kulang na product na pwedeng ipasok, tulad ng mga original, tsaka additional printer na kaya naman i-cater, na naisama na rin namin sa, ano, namin sa list ng mga printer package. So, yun. Kaya ngayon, yung benta din, talagang tumaas din compare nung last tracking nung last year po. Okay. So, yun. Sino ba? Siguro yung sa akin po, sir. Yung business, doing good. mas tumaas siya compare dati. At the same, ngayon po, siguro ang natutunan ko yung dati, nag-handle lang ng tao the same times. Nag-handle din ako ng branch. So, parang hindi na ako masyado ano doon. Medyo hindi niya nahihirapan. Ang mas natutunan ko siguro yung paano humawak financially. Kung paano siya, alam mo yung kailangan, yung importante lang ang dapat mo pag-asusan. So, yung mga maliliit lang na ano, hindi naman ano, talaga ano, kailangan sa business, huwag mo siyang pagtuunan ng pansin. Yun siguro yung talagang natutunan ko din. And I've heard na
Tama ba? Soon, may plan kang magpatayo ba ng bahay? O ano? Wow. Ah, actually, sir, ano siya? Ano ongoing siya? Ongoing na, mansion. So, i-invite mo kami, Mares. Yes, so, ano na lang, finishing na lang. Wow. Thank you, kay Nicole, okay, kay Sir Jimmy. Yeah. Yun, welcome, welcome. I-vlog mo rin yan. Pagkatapos yan, opening ng mansion mo. Sino pa? Sa amin, sa corporate accounts. Kasi yung corporate yung napunta sa akin, yung mga clients na may contract, parang ganun. So, yung sales is okay, pati yung sa retail. And then, gladly, naka-close kami ng dalawang additional na corporate. From January. So, parang, yes, no. From yung financials kasi na side ng business, parang hindi naman siya akin bago kasi since accounting ako, tapos ano, ang naging ano ko lang is kung paano mag-close ng sales. Kasi yung talagang totally wala akong idea. So, ngayon, parang ako, pag hindi available yung cost care, ako yung nagsasagot. So, parang yun yung parang pinaka-natutunan ko. Tapos, iniunti-unti ko na ma-explore din yung technical side. Yun. Wow. Congrats. Technical, sir. Congrats. Okay na? Yeah. Alam pa? Sa akin naman, siyempre, parang nung natutukan din kasi yung negosyo, parang tumaas din yung sales. Tapos, natutunan ko yung kailangan ko rin matutunan mag-repair saka yung gawin yung mga dating hindi ko ginagawa. Na madaling naman na may tinutulungan naman ng ibang mga katimbi ko sa yeah. Yung isa pala na mapapansin nyo, yung composition ng team, may kanya-kanya silang expertise. So for example, when it comes to technical, sabi nga natin, nandiyan si Chris, di ba, kanina. So when it comes naman to sales, kasi hindi masyadong kabisado yan ng ibang, like si Rowell, di ba? Yung sabi niya, paano mag-close? Nandiyan naman si Maresa kasi Topher. In terms of providing customer service naman, logistics, nandiyan si Bob. So, kanya-kanya silang expertise na nagtutulungan kung paano pa papagandahin si Incall You Can. And one of the criteria din kanina pala na, di ba, yung criteria, sinabi natin na yung isa din doon is mag-work together sila. Di ba? Kasi it's very important na as new owners, di ba, hindi sila mag-aaway-aaway, di ba? Or kaya, ayan, magkasa-problema. Walang so, competition. Isa. So, that's why, isa din yon sa ano namin, na sana yung new owners, mag-work together sila para mas maganda pa yung business. Saka siguro, dagdag ko lang, yung setup kasi na ginawa, so hindi siya kanya-kanya sila. So parang yung setup is it's still one company. They have to work together, they have to help each other and support each other versus magkanya-kanya. Kasi pag magkanya-kanya, kumbaga yung chances of success, di ba, mas mahirap kung kanya-kanya versus yes. Tulong-tulong. Si Noel sabi niya yon, well-deserved new owners. Yan, si may tanong si April, sabi niya, Sir Ma'am, I'm still open, are you still open for, nawala? Franchise, I think. Are you still open for, franchise. For franchise yeah. Daw, and what can we expect from the new owners? So, in terms of franchising, as of the moment, hindi open si Incall You Can sa franchise. Siguro sa inyo, sinong gustong sumagot? What can we expect daw from the new owners? Roel, ikaw na daw. Siguro dati excellent yung customer service ni Inc. So ngayon, mas i-improve pa namin siya para masaserve. Kasi since tutok na nga kami per branch, yung mga clients namin, parang mas natutukan namin talaga. So, yung response time namin sa delivery, sa service, talagang tinitingnan namin siya para mas maging maganda talaga yung sales ng ano. Kasi, kumbaga, yung output naman nun, or yung outcome, sa amin din mapupunta. Kaya mas, mas aggressive kami ngayon. So, mas i-expect na mas maganda yung service, mas maganda yung delivery, and mas maraming products kami na i-offer sa mga customers. Yun. Tama. Si John naman may tanong. Ayan. Ano yung challenge as new owner? Kasi mga existing client, ang kilala nilang previous owner was Sir Jerry and Ma'am Rio. Now, how do you cope up on that? I think most of the owners, most of the customers, I think hindi ako kilala. Since retail kasi si Ing. Oo, retail si Ing. Hindi masyadong critical yung hindi talaga direct relationship sa atin. Yun.
So yun. So I think since retail yung business model ni Inc., hindi masyadong, hindi direct relationship yung clients with us. As opposed siguro sa, let's say, sa corporate or sa B2B, ang nakikipag-usap, like for example sa mobile, ako ang nakikipag-usap. So ako yung kilala. Pero sa Inc. All You Can, hindi na ganun. Hindi ganun yung model, di ba? Ang frontline is yung stores. So hindi din masyadong naging mahirap yung transition. Yes. So yan, I think hindi masyado naging problema with that setup. Other questions? So if you have questions, yan, we still have 10 minutes. So yan, feel free na magtanong. What's the new setup daw? Magandang tanong to ni Tony Starks. Ayan. Dito pala si Iron Man eh. Ayan. Nalungkot kami, Tony, sa nangyari sa'yo. Yun, new setup, paanong decision making? Very, very good question, Tony. Kasi isa yan sa mga mahaba-habang usapan namin about that. Sinong gusto sumagot? Paano yung decision making? As a company, as a group. So, yung sa decision making naman po, mayroon pa rin naman po kaming rules na sinusundan, yung decision matrix na doon pa rin kami yung guidance na hanggang sa pagdating sa discount, may limit. So pag may mga changes naman po, nagkakaroon naman po kami monthly meeting regarding doon sa decision matrix na sinusundan namin. Yeah. So yun. So nakaset up yun, kung ano yung mga decisions na pwede nilang gawin. Tapos ano yung major decisions, nagmi-meet sila every month para pag-usapan kung ano yung gagawin nila. Yan. Ano pa? Si Noel, sabi niya, if I may suggest to the new owners, even if you can report anytime daw, you want to suggest that you still practice reporting on time. Nawala ulit. Yung monitor, pasensya na. To give examples on employees, also reporting time daily, makikita nyo ang whole operation from above na. Yun. So, yan. Thank you, Noel, for that suggestion. Ano naman yung ano? Siguro, wala ako. Ano yung mga adjustment siguro na ginawa nyo or challenges na na-encounter nyo managing the business? Siguro sa amin, kasi parang dati yung accounting hawak ko, parang hindi ako more of dun sa people management. Parang, kasi sa accounting ka, kailangan ito yung decision mo, ito lang, parang ganun. So ngayon, kailangan mong i-stretch yung decision making mo kasi may tao na umaasa sa'yo, parang ganun. Tapos, kung ano yung decision mo kasi, yun na yun eh. Parang dati, parang haba, nagtanong sa accounting, ito yung standard, ito yung policy, ito lang kami hanggang kami dyan. Ngayon, may konting consideration na, pero hindi dapat talagpas dun sa boundary nung as owner and then as employee, parang gano'n. So, parang yung challenge dun, yung paano mo siya ibabalance. Kasi minsan, may employees na hindi, na parang pag sobrang higpit mo, parang hindi naman okay. Pag sobrang luwag mo naman, hindi na okay. So parang yun yung in-start ko na i-ano sa akin, sa sarili ko na paano ko ba siya gagawin. Parang yun yung naging challenge sa akin. Yeah. Kasi hindi talaga ako magaling doon nung muna. Yeah, tama yun, no? Kasi minsan, like si Ruel, ang minamanage niya ng accounting before. Pero ngayon, yun, kailangan mo nang i-manage yung buong business. So kailangan mo matutunan ng sales, kailangan mo matutunan people management ng mga tao, etc. So, yun siguro yung isa pang challenge na na-encounter nila. Ano pa? Isa pa siguro. Sir. Yeah. Adjustments ko, since ang inahawakan ko po dati ay mga branches, so supervisor po ako, ang challenge, ang adjustment ko, kasi ako na yung kumukuha ng stocks sa mga suppliers. So, kailangan kong gawin yun. At ma-deliver sa branch na mas maaga. So, ang challenge din sa akin ay yung oras. Kung paano ko habulin yung oras sa SM. Kung paano ko makapasok ng maaga. Okay. Kasi sa traffic po, yun po. Okay. Okay. Ayun ang big challenge sa akin. Okay.
Okay, thank you. Tapos may tanong si Jennifer. Sabi niya, watching again from MOA area, sabi niya, I want to ask if the owner was 100% given to the employees or part of it only. Nag-station pa lang daw siya. So, Jennifer, we mentioned kanina na 100% yung company was given to the employees. Okay, so, hindi nila binili, okay, kundi it was given. So, yung naging structure lang is yung even the stocks na nasa branch na mga probably worth 200 to 300,000, it was given to them. So, kung ano yung inventory na nandun sa branch, binigay namin yun sa kanila. So, ang naging arrangement lang was for them to return the security deposit that we had for SM, which is mga usually mga 3 months. So, yan lang yung parang binigay sa kanila. So, yan. So, siguro, yeah, may questions yung, ka? I think last question tayo. Ngayon na mga new business owners na kayo, syempre, yung mga nanonood sa atin, sa Leapreneur, mga aspiring business owners din, ano yung best advice na mabibigay niyo sa kanila? Advice para dun sa mga gusto din mag-start ng business. Siguro yun sa akin. Natutunan ko din siya kay Sir Jerry na advice din siya sa amin. Pagka nag-start ka ng business, kailangan mag-open ka ng account ng dalawa. Hindi yung isa ka lang. Kasi may possible na kapag ka, syempre may nakikita kong mga, pag nakikita mo na lumalaki yung amount sa isang account mo. So parang pagka mayroon kang gustong bilhin, bibilin mo ka agad. Yung tipong ganun. So yun yung natutunan ko, nag-open ako ng dalawa na yung isang account na yun, na huwag mo siyang gawing online. As in talagang kailangan sa bangko ka talaga pupunta para hindi mo siya magalaw. Yes. So, super natutunan ko. At super na ganun siya sa akin kasi talagang alam mo, mahirap marami ng yes, pera. Yes po. Alam mo yung may gusto kong bilhin kasi meron na akong ano dito, yeah. Meron akong ATM, pero since meron ka isang account na hindi mo magalaw, so wala kang choice, kundi, oh, sige, eto na, hindi ko talaga siya pwedeng galing kasi kailangan pumunta ako sa banko. So siguro yun ang gusto kong matutunan din ng ibang mga nag-start pa lang din sa business. Yun po. Thank you, Maresa. Sa akin, sa advice ko dun sa mga gustong magnegosyo, ang i-start yung negosyo kung ano yung gamay nyo, kasi mahirap magnegosyo nang hindi nyo gamay. Tas, tutok lang, kasi sa simula, sabi nga ni Sir Jerry, wala pang masyadong kita, pero pagka tumagal, papasok din yan. Yun lang. Ayun po, para sa mga gusto mag-business, kailangan nyong gawin is yung kuhain nyo yung target market nyo. So, tingnan nyo kung ano yung magandang ibenta sa kanila. And then, yung maganda yan yung mga promos natin, yung pang-gimmick nyo, para catchy yung ibibenta nyong products. And then yung, siyempre, yung katulad sinabi ni Ma'am Maresa, ihiwalay nyo yung puhunan nyo sa financial ninyo na panggasto sa pang-araw-araw. So, mas maganda yun. Yun, thank you po. Thank you, Topher. Siguro, natutunan ko to nung parang in-apply ko lang yung dati kong as employee na experience. Parang kailangan i-train mo yung employees mo na magkaroon ng genuine concern sa company. Kasi pag may genuine concern sila, hindi sila gagawa ng masama or ng hindi dapat. Kasi alam nila na in return, yung company parang masasacrifice. Parang gano'n. So, kasi parang yun, guys, masabi ni Sir Jerry na nung employee ako nang i-collocate, parang isa ako sa may genuine concern sa company. Kaya, yun. Talagang, yun yung parang binivision ko sa mga employees na maging ganun din. Kasi, yun. Yung success ng company talaga, nasa employee. Kaya, yun yung parang gusto ko talagang i-apply. And last. So, yun. Yun, sa akin naman, agree naman ako sa kanila lahat. Ano lang, sa akin naman yung, 'di ba, may time na may mababa, may mataas. So pag mataas yung benta, kailangan niyo talaga mag-save para sa time na mababa yung benta niyo, may pang-takip kayo. So 'yun na lang yung dagdag ko sa mga sinabi nila. Ayun. So
Maraming salamat sa inyong lahat. Ano yung mga insights o natutunan mo, Jojo? Ano yung mga realizations? I think yung takeaway ko dito sa basic interview natin sa kanya, ano yan eh, babalik din sa Jerry. Kumbaga, paano natin minold yung mga employee natin na magkaroon ng ano, ownership sa company? Kasi sobrang hirap niya. Kasi marami mga employee is nandun lang, employee mindset na papasok para sa sweldo after ng uwian, okay na uli. Pero yung pinaka-challenge siguro is, as a business owner, paano natin gagawin na iparamdam sa mga empleyado natin na itrato yung company itself na parang kanila. Yun yung ano. Yes, yes. And it's a challenge. Hindi siya mahirap. Hindi siya madaling gawin talaga. So, yan. Ikaw. Yeah, ako agree ako doon. The success of a company lies in its people. So, sa atin, very conscious tayo, di ba? When we were building Inc. All You Can, and then now with our two new businesses, now we build the right culture right from the beginning. So, dapat tama yung foundation, yung malasakit, yung pagmamahal, yung loyalty para sa company. Dapat ma-instill yun sa lahat ng employees para yung company maging successful siya. Yun. Tapos, yung isa din siguro is, so mga aspiring entrepreneurs, walang madaling negosyo. Yes. So, lahat ng negosyo, para maging successful, kailangan pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan. Even yung mga employees namin ngayon, even if they got lucky na kumbaga meron silang head start, di ba, may mga challenges pa rin and yun, pinagtatrabahuhan pa rin nila. So, ano lang, dapat mag-persevere lang parate, tapos huwag mag-give up agad kasi wala naman talagang madaling negosyo. Kailangan yan, may focus, kailangan merong hard work. Yan, so actually yan, I'm very happy sa ano sa results ngayon ni Inc. All You Can, and sa ano yan, pagmamalasakit na binibigay nila, because sabi ko nga yan, baby namin si Inc. All You Can. Kumbaga yan, chan talaga kami nagsimula. So yan, I'm so happy na sila pinapangalagaan yung business ng Inc. All You Can, and I'm also so happy na natatamasa nila yung ano, yung success na meron sila ngayon. And sabi ko nga, yon, as entrepreneurs, as entrepreneurs, 'di ba, we are here not just to earn profits, 'di ba, but also to improve the lives of other people. And I'm so happy na ano, na we were given this opportunity din, kami ng wife ko, na in a unique way ma-transfer sa kanila yung business na Inc. All You Can. So yon, I hope na ano, na na-inspire kayo da sa ano, sa journey ng Inc. All You Can, tapos sa journey nila na naging employee to entrepreneur. For those who want to start their own business, sinabi na nga nila yan, just persevere, walang madaling business, and ano, just believe in yourself. So sa mga entrepreneurs naman na nanonood, yan, find opportunities to give back to your employees. Kasi sabi ko nga, yon, malaking portion ng success ni Inc. All You Can dahil sa mga taong to. And yon, privilege kami na now meron kaming unique opportunity na mabalik sa kanila yung pinagtrabahuhan nila for so many years. So, maraming salamat ulit sa inyo for coming here. And yan, I'm so happy with the success of na meron kayo ngayon, and please continue to ano, to help each other, and ano, pangalagaan nyo si Inc. All You Can. Baby natin lahat yan. Okay, so again, this is Jerry Ilao saying that you are not limited by your current status in life. So if you want to start your own business, come on, let's make it happen. Bye everyone.